to each and everyone. I hope you are all safe, and I hope everyone is happy, and I hope everyone is very much excited to learn another topic for this morning. But before anything else, and before we start with our lesson proper for this morning, may I request everyone to please close your eyes for our solemn prayer. Our loving Father, we praise and glorify your name each day. We thank you for all the blessings, especially the gift of life you showered upon us. Thank you for giving us the opportunity to learn in this time of global pandemic. Bless our classmates, teachers, and school that we may bring hope to our community. We humbly ask for your forgiveness to all of our shortcomings and help us to be a better person. Grant us wisdom, peace of mind, and pure heart to be a blessing to other people. Father, we are grateful that you are true and your word that you are with us and will not leave us. May you continue to bless us with your grace and love. We ask all this through Christ our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. Greetings in the wonderful name of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Good morning. Our verse for the week is found in Psalms 121 verse 2. It says, "My help cometh from the Lord, which made heaven and earth." This is a verse, a word of God that gives us assurance, reminds us to be strengthened, comforted, and secured. Despite everything the world is facing nowadays, COVID-19, scarcity, crimes, and everything, our help comes from the Lord. He is our certain help. He is our shepherd, and He will never fail us. He loves us all, and He is our certain comfort. He is our certain shield. He is our certain strength for everything. He is stronger than any virus the world can offer. May the Lord bless everyone, and may His name be continually magnified in the midst of us. The Lord be praised in the name of Jesus Christ. Amen. Magandang araw mga bata. Ngayon tatalakayin naman natin ang ating topiko ngayong umaga, pagmimina at ang deforestasyon o yung mining at deforestation. So ating unang pagbigyang pagkakahulugan, ang tinatawag na pagmimina o mining. So ang pagmimina, ito ay isang proseso ng paghukay at pagkuha ng mga bagay mula sa lupa. Mula sa kailaliman ng lupa, binubungkal ang ginto, nickel, chromite at iba pang yamang mineral para maging alahas, para sa paggawa ng mga bahay at gusali, para sa mga gadgets at electronic appliances, at para na rin sa paggawa ng pera. Bahagi na ng ating buhay ang mga produkto o ang mga bagay na gawa sa mineral na ipinoproseso sa ibang bansa upang makabuo ng isang produkto. So ano nga ba ang magiging epekto ng tinatawag na pagmimina o mining, dahil halos lahat sa atin alam naman na mayroon pa rin tinatawag na illegal mining sa ating bansang Pilipinas. So una, permanenteng pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Pangalawa, hindi sapat ang trabaho at buwis na naiaambag sa mga industriya ng pagmimina sa pinsalang maaaring maidulot ito sa kalikasan. Katulad na lamang na
noong 2015, nagkakaroon ng 1.3 trillion ang total o ang kabuuang kita sa pagmimina dito sa bansa. Ngunit ang buwis na naibigay lamang ay humigit kumulang nasa 13 billion. Ito ay nasa kalingkingan pa lamang ng kabuuang kita, kung kaya't hindi sapat ang buwis na naiambag ng pagmimina sa pinsalang maaaring madulot nito sa kalikasan. Pangatlo, walang mahusay na pamamaraan ng pagmimina na nagre-resulta sa kalikasan. At panghuli, walang pinipiling lugar ang pagmimina dahil halos lahat naman ng lugar dito sa Pilipinas ay nagkakaroon ng yamang mineral. Kahit sa mga lugar na may potensyal bilang destinasyon ng mga turista ay pinapayagan ang pagmimina. Ang turismo sa bansa ay industriyang maaaring maging alternatibo sa tinatawag nating pagmimina, kung kaya't mayroon tayong mga miners or mining company na kung saan galing pa sa ibang lugar. So ano naman ang tinatawag nating exploration permit? So ang exploration permit class, ito yung ginagrant to the right to conduct exploration for all minerals in specified areas, wherein the Bureau shall have the authority to grant an exploration permit to a qualified person. In an exploration permit class, nakapaloob dito ang mga panuntunan na kailangang maipasa ng taong o ng grupo na hihingi ng tinatawag na exploration permit. Meron din tayong tinatawag na quarry permit o ang pagka-quarry or quarrying. Any qualified person may apply to the provincial or city mining regulatory board for a quarry permit, both in a privately owned land and public lands wherein the purpose is for building and construction materials. The provincial governor shall grant the permit after the applicant has complied with all the requirements as prescribed by the rules and regulations or the terms and conditions of the said permit. Meron din tayong tinatawag na cancellation of quarry permit. I meaning to say, hindi na siya silinga permanent ang iyong permit sa quarry, because cancellation may happen if there is a violations of the provision of this act or its implementing rules and regulations for the terms and conditions of the said permit, provided that therefore the cancellation of such permit wherein the holder thereof shall be given the opportunity to be heard in an investigation conducted for the purpose. Therefore, class, hindi man sa silinga dali-dali ka makuha sa quarry permit. There is always due process where ibutang na siya sa exacto nga lugar in maheard ang holder ng ina nga permit kag ang naghatag sa ina nga permit. So may ara gyapon due process. Next, may tinatawag tayong commercial sand and gravel permit. Any qualified person may be granted a permit by the provincial governor to extract and remove sand and gravel or other loose or unconsolidated materials which are used in their natural state without undergoing processing from an area of not more than 5 hectares and in such quantities may be specified in the permit. May tinatawag din tayong guano permit. So yung guano is a fertilizer. So any qualified person may be granted a permit by the provincial governor to extract and utilize loose unconsolidated guano and other organic fertilizer materials in any portion of a municipality where he has established domicile. The permit shall be for specific caves, silingon sa may mga kuweba, and for other confined sites wherein the locations verified by the department field officer. Kung silingon, before ka mahatagan sa guano permit, may ara danay investigation and investigation and exploration sa area or sa site in accordance with existing rules and regulations. May tinatawag din tayong gemstone gathering permit. Any qualified person may be granted a non-exclusive gemstone gathering permit by the provincial governor to gather loose stones useful as gemstones in rivers and other locations.
Ano nga ba ang mga negatibong epekto ng pagmimina? Una, nakokontamina at nalalason ang mga katubigan. Mayroong pinakikinabangan ng buong komunidad or meron ding hindi napapakinabangan ng komunidad. Ngunit isa din sa mga importanteng katubigan sa ating bansa na malapit sa mga lugar ng minahan dahil sa mga kemikal na kumakalat at tumatagas na kung saan sa pagdaloy ng tubig maaaring makakarating ito sa mga tao doon sa syudad or mga tao na kung saan malapit doon sa sinasabing minahan. Nagkakaroon ng trahedya gaya ng paguho ng lupa o ang tinatawag nating landslide, pagbaha at iba pa. Mayroong mahigit 8,000 inabando ng minahan ang nakatiwangwang, di naayos at hindi man lang napag-aralan. So may mga hakbang ang pamahalaan na ang pagbuo ng Philippine Mining Act noong 1995, pagbibigay ng makabuluhang panlipunan at kapaligirang pangkaligtasan mula sa pagmimina kasama ang mga obligasyon ng mga industriyang nagsasagawa, legal na pagsubaybay sa mga operasyon kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Ang Executive Order No. 79, mapagtibay ang proteksyong pangkapaligiran, masuportahan ang responsableng pagmimina at makapagbigay ng karapatang revenue sharing scheme kasabay ng paglago ng industriya ng pagmimina kung saan dito na natatalakay at natutukoy ang karapatang taxes na kailangan ipataw sa mining company. Pagmumultahin ang sinumang lumabag sa batas nito. Meron tayong tinatawag na Philippine Mineral Resources Act of 2012. Naglalayong arigluhin ang mga makatwirang pananaliksik sa pagmimina at masubaybayan ang paggamit ng mga mineral resources. Naglalayong siguraduhin ang pantay-pantay na benepisyong maibibigay ng pagmimina sa estado ng Pilipinas sa mga katutubo at sa mga lokal na komunidad na apektado ng nasabing pagmimina. May tinatawag tayong quarrying, so kung nakikita ninyo dito sa Kapankalan City, papunta sa Barangay Uringaw, meron tayong quarry doon na makikita lamang sa gilid ng daan. Ito ay isang proseso ng pagkuha ng bato, buhangin at iba pang materyales sa pamamagitan ng pagpapasabog, paghuhukay o pagbabarena. Ang mga graba, buhangin at iba pang materyales ang ginagamit sa paggawa ng mga kalsada at estruktura. Ano nga ba ang dahilan bakit nagkakaroon ng quarrying? Dahil natutugunan nito ang mga panangkap na ginagamit sa pagsasagawa ng mga pasilidad at serbisyo sa mga komunidad. Nakakapagbigay ng oportunidad sa trabaho, partikular sa mga inhinyero, mekaniko at sa negosyong konstruksyon. Nababawasan ang gastusin ng pamahalaan sa aggregate resources. At meron din itong epekto. Una, nagdudulot ng pollution sa hangin, dulot ng alikabok at usok, maaaring pagmula ng sakit sa baga. Lumilikha ng malakas na ingay mula sa mga makina at gagamitang ginagamit. Pangatlo, lumilikha ng mga quarry waste na maaaring makasira sa kapaligiran, partikular na sa katubigan, pagkasira ng biodiversity at tanawin, o ang paguho ng bundok o landslide, pagkasira ng mga kuweba, pagbaha at pagkawala ng sustansya sa lupa, pagdumi at pagkasira ng mga ilog at baybayin. Punta naman tayo sa tinatawag nating deforestation. Ito ay tumutukoy sa pagpuputol ng mga puno, pagtatabas ng mga damo at pag-aalis ng anumang sagabal sa pamamagitan ng pagsusunog hanggang maging mahawang lupa o lugar para sa hangaring agrikultural o komersyal. Clear cutting o pagkakaingin or ang slash and burn, wildfires at overgrazing ang humahadlang sa pagtubo ng mga damo at puno sa kagubatan. May mga epekto din ito. Una, ito yung tinatawag natin soil erosion o ang pagguho ng lupa, landslide o pagguho ng mga bundok, flash floods o tinatawag na baha, pagtaas ng temperatura sa daigdig dahil nawawala na ang mga puno o ang mga halaman na sumisipsip sa carbon dioxide at nagbibigay ng oxygen sa mga tao.
pagkamatay ng flora at fauna na kung saan ito din yung mga ibon na makikita lamang sa Pilipinas na kung saan nagiging extinct na sila. Carbon emissions, ito ay dulot ng mga factory o mga sentral ng tubo na kung saan ang mga usok ay hindi na makakalabas pa doon sa ating kalangitan na kung saan ang init ay natatrap na at hindi makakalabas na kung saan ito din ang paikot-ikot nating nilalanghap. So anong solusyon na ginawa ng pamahalaan? Ang pagpapatupad ng mga batas ukol sa pangangalaga sa kagubatan, una, Republic Act No. 9175 or ang Change So Act 2002, Republic Act No. 7586 o National Integrated Protected Area System Act of 1992, Presidential Decree No. 705 o the Forestry Reform Code of the Philippines, pangapat, Philippine Decree No. 1152 o Philippine Environment Code, Republic Act No. 9154 o Mount Canlaon Natural Park Act of 2001, Republic Act No. 7611 o Strategic Environmental Plan for Palawan, na kung saan dito o sa tulong nito mapuprotektahan ang ating mga kagubatan upang maiwasan ang mga dulot nitong kalamidad sa ating komunidad.